Yes, miss. May bibiling ka? Opo. Yun po sana. Yung pregnancy test kit? Hindi po yung... Yung protection. Opo. Okay. Sandali lang, ha? Eto. Miss, hindi naman sa pangingialam, ha? Pero, responsibilidad ng boyfriend mo yung bumili nito, eh. Next time, sabihan mo siya. Siya yung bumili, ha? Opo. Salamat po. Sige, doon na lang, ha? Dito tayo. 29 pesos lang po. Sure ka ba sa gagawin natin? Ano ka ba? Masarap to. Pag ito natikman mo, hanapin mo talaga to. Sige, basta gumamit ka ng protection na. Bakit naman? Sus, di na kailangan to. At safe ka na safe ka naman sa akin, ah. Tsaka di ko naman first time to. Nawawala yung sensasyon ko pag gumamit ako ng ganyan. Basta gamitin mo na lang yan para makasigurado. Sige na nga. Kanina pa ako nagpipigil, eh. Uy, ang sarap pala, no? Pero gumamit ka naman, di ba, ng protection? Hindi nga, eh. Don't worry. Safe ka naman sa akin. Saka, marunong naman ako mag-control, eh. Ano? Di ba sabi ko sa'yo, gumamit ka? Ano ka ba? Ang beses ko ba sabihin sa'yo na marunong ako mag-control, eh? Malis ka na nga! Alis! Ang OA mo naman, dyan ka na nga. Miss, andito ka ulit? Bibili ka ba ulit ng protection? Hindi po, eh. Yung isa po sana. Yung pregnancy test kit? Opo. Ako naman. Sandali. Marunong ka pang gumamit nito, iha? Hindi po. Sundin mo na lang yung instructions sa likod. Andun yung CR. Dun ka. Tapos, pagbalik mo, tutulungan kitang basahin yung results. Salamat po, ah. Sige. Oh. Ano na, iha? Tingnan natin. Naku! Positive! Buntis ka nga! Eh, paano nangyari to? Diba, bumili ka naman ng protection dati dito? Yun na nga po, eh. Kasi, sabi ng boyfriend ko, marunong na naman daw po siyang mag-control. Kaya hindi po siya gumamit. Naku! Paano na ngayon yan? Naku, iha, ang bata-batang pa. For sure, nag-aaral ka pa, di ba? Eh, ang hirap-hirap maging isang single mom, kagaya ko. Panigurado kong magagalit yung mga magulang ko sa akin. Pero pupuntahan ko na lang po muna yung boyfriend ko para ipaalam sa kanya. Sige. Mas mabuti pa nga. Oh. Mag-ingat ka. Good luck sa'yo. Opo, magkano po to? Huwag na. Sa akin na yan. Sige. Mag-ingat ka, iha. Opo, salamat po. Tao po. Glenn? Anong ginagawa mo dito? Ano to? Buntis ako. At ikaw ang ama. Malaya sa kasi ako nila mama sa bahay. Wala na akong mapupuntahan. Ano? Imposible yan. Pinalabas ko naman yun, ah. Tsaka, hindi akong tatay niyan. So, anong pinapalabas mo? Malandi ako at may ibang gumalaw sa akin?
Glenn, anong kaguluan to? Miss? Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na ang anak ko ang nakabuntis sa'yo? Anak niyo po siya? Ma? Magpapilala kayo? Sa pharmacy siya bumili ng test kit niya kanina. Ah, basta. Hindi ko pala nagutan yan. Diyan na nga kayo. Glenn? Pasensya na po kayo, Mama. Ayos na po ako. Ay, Iha. Narinig ko kasi pinalayas ka sa inyo. Wala kang matutuluyan. Alam mo, Iha, nakikita ko kasi yung sarili ko sa'yo eh. Don't worry. Ako na lang mag-aalaga sa inyo. Sa inyo na nga po ko. Magdo-double shift ako. Basta, gagawin kong lahat. Alagaan ko lang kayo. Tsaka pagkapanganak mo, papaaralin kita. Huwag kang mag-alala. Dito ka na sa akin, okay? Talaga po. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala. Sandali! Oh! Musta? Musta si Mama? Nandyan ba? Oy. Glenn? Anak? Ba't ka nandito? Ilang taon ka rin namin hindi nakita. Ma, sorry po. Nangangamusta lang. Ito na ba si baby, Ma? Oo. Maayos naman kami. Salamat na nga lang at nandito si Mama para suportahan kami. Minsan, alam mo, sa buhay natin, mas mabuti pa yung ibang tao. Tumutulong at nakakaintindi sa atin kaysa sa tunay nating pamilya. Angela, nagpapasalamat din ako sa iyo eh. Kasi ikaw na yung tumuturong kong anak ngayon. Tsaka, thankful ako ng sobra kasi dumating kayo ng apo ko sa buhay ko. Salamat din, Ma. Don't worry, Glenn. Hindi na namin kailangan ng isang responsableng lalaki sa buhay namin. Tsaka may pupuntahan pa kami ni Mama. Tara na, Ma. Sige. Ingat ka, ha? Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang dahil pamilya, kundi dahil tao sa puso mo ang pagtulong, pamilya man o hindi.